Magulo ba ang iyong isip ngayon? Patong-patong ba ang iyong problema? Nagtatanong ka ba sa Diyos anong dapat mong gawin? Anong magandang gawin nga pag sobrang gulo na ng ating isip, pag hindi na natin alam kung ano ang tamang gagawin natin? Kapag magulo ang iyong isip, tandaan mo ang camera. Dahil ang camera, may maituturo siya sa iyo kung paano mo aayusin, itutuwid ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip. Apat na aral mula sa camera. Una, just like a camera, learn to focus on what is important. Bigyan mo ng pansin, ng tuon, tignan mo, bigyan mo ng oras yung tunay na mahalaga. Kaya nagiging magulo ang iyong isip, kaya nagiging magulo ang iyong damdamin, dahil pinagsasabay-sabay mong tinitignan, hinaharapan, sinasagot yung iyong mga problema. Isa-isa lang. At tingnan mo ano ba yung tunay na mahalaga. And I tell you will have peace in your mind and in your heart. Kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Huwag tayong makamukha ng mga pariseo na binibigyan ng pansin yung mga maliliit na bagay, pero nakakalimutan yung tunay na mahalaga. Baka naman binibigyan mo ng pansin yung iyong galit. Baka mahalaga pa rin naman sa iyo yung iyong pag-aalala. Ano ba talaga yung tunay na mahalaga? Yan yung bigyan mo ng oras. Isa-isa lang, at makikita mo, maitutuwid mo yung iyong pag-iisip. But secondly, just like a camera, capture only what is good. Capture only what is beautiful. Yung kunin mo lang yung mabuti, yung maganda. Bakit nagiging magulo yung iyong isip at damdamin? Kasi pati yung hindi na mabuti, hindi na maganda, pinapasok mo sa isip mo at sa puso mo. At anong nagiging epekto nito? Diba, pag sobrang dami na, patong-patong, na hindi naman talaga tunay na mahalaga at maganda, ano yun? Hindi po ba basura? Napupuno ka ng basura because you capture and get what is not important and what is ugly and not good. Kahit naman ang ating Panginoon, hindi po ba sinasabi niya sa atin, makinig ka sa mga pariseo. Kahit na hindi nila ginagawa yung kanilang tinuturo, may mabuti pa rin silang sinasabi. Ibig sabihin, take only what is good. And when you capture what is good, you will feel good. Amen? Pag ang kinuha mo, binigyan mo ng pansin, mabuti, magiging mabuti din ang karanasan mo. Pangatlo, like a camera, learn to develop in the dark. Di po ba, para makita mo yung mga larawan, saan po piniprint yan? Doon sa tinatawag nilang dark room, doon sa madilim. Tingnan niyo po yun, ang ganda ng aral, na kahit na ang kadiliman ng buhay, may naitutulong sa atin. Oo, maganda yung liwanag, pero yung sobrang liwanag, hindi rin po nakakatulong sa atin. Di po ba? Pag in-expose mo yung film sa liwanag, anong mangyayari? Masisira yung picture, yung larawan. At nakakasira din ang sobrang liwanag sa atin. Yung sobrang saya. Tingnan niyo po yung mga bata. Dahil nasanay, puro bakasyon. Ang hirap-hirap na ngayon na pinapasok mo sila sa eskwela. Hindi po ba? Sobrang tuwa. Anong nangyayari sa tao? Tinatamad na. Konting sakit, konting hirap, konting bigat, nagre-reklamo na. Mabuti at maganda din na nagkakaroon ng kadiliman o problema sa ating buhay. Because remember, it is only in the dark that a plant grows. Sa kadiliman, sa hindi natin nakikita, dito umuusbong, dito lumalaki, dito lumalago ang isang halaman. At ganyan din po sa atin. Kung dumadaan ka ngayon sa kadiliman, remain in that darkness. Embrace your problem. Why? Because God gave you that darkness to grow, to develop, to become strong para maging mas mabuti ang iyong pagkatao. Pang-apat at kahuli-hulihan. Kung hindi mo nakuha yung gusto mo
always take another shot. Kamukha po sa camera. Di ba lahat naman? Pag kumukuha tayo ng larawan, pag kumukuha tayo ng picture, minsan blurred, minsan tabingi, minsan hindi nakasmile. Ano sasabihin mo? Oo, isa pa, isa pa, isa. At ganyan din po sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kahit na nasasaktan ka ngayon, kahit na sabihin mo sa akin, Father, bigo ako. Father, sunod-sunod yung mga problema, yung mga sakit, pagsubok sa buhay. Father, wala pa akong tagumpay sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kung buhay ka pa, anong ibig sabihin? Binibigyan ka pa ng isang pagkakataon ng Diyos. Take another shot. Sumubok ka ulit. Magtrabaho ka, magpasensya ka, lumaban ka, magmahal ka, manalangin ka, hanggang makuha mo yung hinahanap mo. Hanggang maranasan mo yung ikatutuwa mo. Hanggang makamtan mo yung pangarap mo. Remember that. Habang humihinga ka, habang buhay ka, pwede pa. Kailan hindi na pwede? Pag nakapikit ka na, pag 6 feet under the ground ka na, yung na, dun pa lang, na-finish ka. Pero habang ngayon, nalagagalaw mo ang kamay at paa mo, hanggang ngayon, nabubuksan mo pa ang mata mo, hanggang ngayon, humihinga ka pa. It means, you can try again. Take another shot. Subukan mo hanggang makuha mo yung inaasam mo. Kaya naguguluhan ka kasi sinasabi mo sa iyong sarili, wala na, finish na, hindi pa. Yan yung mabuting balita. Habang humihinga ka, meron pa. Subukan mo, gawin mo, maniwala ka dahil naniniwala ang Diyos sa iyo.